Welcome sa aking unang video about scooters and this video is going to be shared doon sa group na sinalihan ko na kung tawagin ay Electric Kick Scooter Philippines para pwede niyong mapagkaaliwan o para sa mga nag-iisip bumili. Ito ang araw na nag-decide ako na mag-scooter mula sa UST kung saan ako banda nakatira papunta sa aking gig. Nagbabanda po ako papunta doon sa 12 Monkeys Ortigas. Yes, UST area, papuntang Ortigas. Medyo ill-advised kung tutuusin. Una, malayo-layo na yan para sa scooter. Pangalawa, may bit-bit akong gitara sa aking likod nito. At meron pa akong dalang guitar effect sa aking harap na medyo mabigat. Duffle bag po siya o yung tinatawag na sports bag nung iba sa atin. And on top of all that, umuulan. Kaya naman, yung kulay dilaw na makikita ninyo sa video na to ng mga tela, yan po yung aking kapote. Poncho na kapote. Plus, ito rin yung unang beses na sinubukan ko mag-record gamit ang camera na nakastrap sa aking dibdib. Also, kaya ko to ginawa. Kasi ito na lang ang chance ko. At saka sa Monday, para i-test ang scooter video capabilities. Kumusta ang inyo nakikita ngayon? Ano ba nakikita ninyo? Kalsada o sahig? Nakatutok sa baba ang camera. Jesus. Area na nagtahan ito at gaya nga ng sabi ko, nakatutok sa baba yung camera. So during the ride, hindi ako sure kung nakatutok ba na maayos sa dadaanan ko. Pero obviously, okay naman. Medyo blurred lang yung gitna dahil sa pag-ulan and luma na rin yung camera. Sabi yata ako mabait. Dapat yata tumabit na ako kanina sa pedestrian. Yep, masyado yata akong mabait. Correct me if I'm wrong, pero kung naka-electric kick scooter ka, pwede mo gawin yung mga ginagawa ng pedestrian tulad ng pagtawid kaysa maghintay ka na maubos yung flow. Di tulad kung naka-motor ka, hindi mo pwedeng gawin ito. Itong kasalukuyan kong ginagawa na naglalakad sa sidewalk, medyo masikip na po yung space kasi doon sa traffic sa daan, kaya nilakad ko na yung gilid. Lakad. Mauuna pa rin ako doon sa mga sasakyan na na-stuck dyan sa traffic na yan. At least bro, umuusad tayo. That's the point. By the way, almost 5 PM na to, so rush hour na. Bukod sa traffic, maliligaw pa ako. Boss, para pa siya Bolivar? Mahina ang aking sense of direction. Kanan dito? Okay. Kanan, tapos kanila. Okay. Thank you. So daming beses ko nang bumiyahe sa ruta na to, hindi ko pa rin maalala. Pero kahit pamaligaw ako at mamaya magpapahinga ako, makikita nyo sa video, mabilis pa rin to kaysa sa Grab. Hinahanap ko yung area sa Santa Mesa na may madaming motel. Eventually, hindi naman pala ganun kasama yung pagkaligaw ko. Nandun na rin ako banda. Eto na, Shaw Boulevard. Walang humpay ang traffic, guys. Ang tansya ko, aabot ako ng almost 2 hours kung hindi ako mag-i-scooter. And sure enough, may narinig akong nagkukwentuhan doon sa bar na isang kanusya. Sabi niya, it took me 2 hours to get here. Kung saan man siya galing. Oh God, sobrang traffic. Para lang ako motor. And obviously, binibenta ko yung idea na mas mabilis ang scooter kaysa sa kung anumang mode of transportation dito sa Maynila. Except sa trains, pero depende pa rin yan. Dahil sa siksikan tuwing rush hour, hindi sigurado kung makakasakay ka ba. So I'm convinced electric kick scooter is the way to go kung lagi kang nagmamadali. Which begs the question, is it safe? At ang sagot ko dyan, alam mo, anything can be safe and unsafe depende sa kung paano mo gamitin. Kung susundin ko ang first principle ng mga bagay-bagay o yung tinatawag na ano ang pinaka-basic na bagay na alam mo, ang unang pumapasok sa isip ko too much speed can kill you. Kung sesemplang ka sa mabagal na takbo, sesemplang ka lang. Pero kung sesemplang ka sa mabilis na takbo, hindi ko alam kung saan ka pupulutin. By the way, 100 kilograms yata ang weight limit. Ito, kung bit-bit ko ang gitara ko at saka ang effects, nasa 91 kilograms ako. So, pasok na pasok. So ayaw ko na mag-upgrade into something na mas mabilis. Total, kahit mabagal ang takbo ko, nauuna pa rin ako sa mga tao. Another thing to keep in mind in order to keep your ride safe, wag mong pagpilitan sarili mo sa mga masisikip na butas, no? Dahil sa sobrang liit ng sasakyan mo, malamang madalas kang nasa blind side.
ng mga kasabayan mo. Isa pang paraan ko para maging safe ang mga rides ko eh, lalo kung memorize ko na ang ruta, humahanap ako ng mga ruta na pwede akong dumaan sa mga minor na streets. Hindi dito kamukha nitong show, pero first time ko kasi to, kaya ito na lang pinili ko and malalate na ako. Pero doon papasok ako sa office kapag papunta ako Tomas Morato eh, doon ako dumadaan sa mga ibang scout streets na hindi major. Konti lang ang kasabayan ko, halos wala paminsan. Mahaba ang Shaw Boulevard at Shaw Boulevard pa rin ito. Pagod ako dahil sa mga bit-bit ko, hindi dahil sa biyahe. Kaya ito, nagpapahinga ako doon sa Star Mall. May upuan doon kung pamilyar kayo. Gagawin ko pa rin to sa next gig, pero kailangan ko humanap ng paraan para ilagay sa likod lahat ng gamit ko. Kaya nga nasabi ko kanina, meron akong guitar effect sa aking harapan na nakalaylay. Yun ang nagpapahirap sa akin dahil right shoulder ko lang ang bumibit-bit sa kanya. Pero heto na, nakalagpas na ako ng EDSA, malapit na ako sa Ortigas, and namamangha ako guys dahil hindi naman pala ganun kalayo ang mga lugar sa Maynila. Yung traffic lang ang nagpapalayo sa kanya. You can see the time, 51 minutes. May pahinga, meron pang part na naligaw. Kung hindi ako nagpahinga, kung hindi ako naligaw, I bet 40-ish lang yan, hindi aabot ng 50. Pero eto, sa loob-loob ko, ever since nung binili ko yung electric kick scooter eh, sineselebrate ko yung newfound mobility na kasama nung pagbili ko ng electric kick scooter. Madalas akong mauna kaysa sa mga office mates ko, and nabibigyan ko ng allowance ang sarili ko na okay, mamaya ka na umalis, kakayanin mo in 30 minutes yan instead of 1 hour. Or in this case, instead of 2 hours, 51 minutes. 12 monkeys, I made it. Thank you kuya. Bahay to gig on a scooter. First time ko kasi. I made it. Gusto ko lang i-flex na pumunta ako dito. Wow! Galing Dangwa. Ano sabi? You wet as shit, boy. Yeah, I am. You wet as shit, boy. Ayun. Kapo.